Kapag third party ang pinag-uusapan, marami as in maraming opinion ang lalabas at sasabihin. Yung iba sa kwento ng iba ibibase, yung iba naman sa kwento ng kakilala at yung iba hugot sa experience nila yan. As in personal experience. Ang iba hindi na naka-move on at hindi na nila nakalimutan. Yung iba choice na nila at ginagawang guide na baka lukuhin sila ulit para signs pa lang alam na this. Ang iba naman nag-decide na kalimutan na lang at huwag nang balikan. Masakit nga naman kasi ang balik-balikan ng mga pangyayari o kaya nangyari. Parang nare-refresh ang hindi dapat maalala. At ang taong subject ng third party ay na-judge na mula ulo hanggang paa. Sa panahon naman talaga kasi ngayon, napakahirap magtago ng sikreto. Kung ako naman ang tatanungin mo, wala sa panahon ng pag-booking ng mga ganitong sikreto. Nasa linyang walang hindi nabubunyag na sikreto. Kasi nga, itinatago at kahit kailan, hindi siya naging proud dito. Oo naman, kapag pag-ibig na kasi ang pinag-uusapan, wala namang mali sa nararamdaman. Walang mali dyan. Ang mali dyan, yung paraan ng nararamdaman. Yun ang dapat pag-isipan at dapat pag-aralan. Kaya pwedeng sabihin na tama ang nararamdaman, pero mali ang kinalalagyan. Doon pa rin ako sa mga sinabi ko before na kapag hindi ka proud at alam mong mali, ang tendency mong gawin ay itago, pilit itatago. Yung masarap sana na diretsyong nararamdaman ng pag-ibig pero hindi maidiretso kasi nga mali. Kasi nga binibigyan ka ng mga iisipin kasama dyan ang mga ways paano mo mas itatago. Dito na papasok ang dapat ay balance lahat, dapat ay fair, dapat ay tama. Napapansin mo ba na ang tama ay kayang ipagtanggol ang sarili niya? Na kahit hindi mo samahan ng rason, ay kusa itong magsasalita at minsan, nakakakuha ka pa ng mga kakampi mo nang hindi mo alam. Kapag nasa mali kang relasyon, parang hindi ka sure na lahat maiintindihan ka, lahat papanig sa'yo, kasi nga, ang alam mo, sa sarili mo, mali ka. Kahit nga ang kaisa-isang kaibigan mo as in best friend mo ay hindi mo alam kung papanig sa'yo. Dadamihan mo ang explanation, makuha mo lang ang understanding niya o kaya panig niya. Pero kung desisyon niyang maging instrumento ng mali, yun ang mas lalong lumalala pa ang isang problema dahil sa tinatawag na kampihan. At ito pa, alam niyang may nasasaktan siya, alam niya sa loob niya na hindi siya dapat manakit. Lalo na ang mga taong wala namang kasalanan sa kanya. Dagdagan mo pa kung may mga batang inosenteng nasasaktan, nadadamay sa inaakala niyang tama ang feeling pero mali ang way, mali ang sitwasyon at higit sa lahat sa maling tao. Thanks for watching! Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you!